Hi guys, this is Angie Colibra at welcome back sa aking YouTube channel. Ano pang hinihintay mo kung ikaw ay hindi pa nakapag-subscribe? Subscribe na at i-click mo ang bell para updated ka sa aking mga video. Ayan, may papakita akong picture namin ng aking baby girl nung ako'y nasa Pinas pa, 2 years ago. May papakita akong picture and then sasabihin ko kung kailan tinake yung picture na yun at kung ano yung mga nangyari ng mga panahon na yun. So ayan, salamat sa laging pagsubaybay at stay tuned lang kayo. Ayan, so this picture, natatandaan ko. Ito yung time na nasa tapat kami ng pawn shop. Dahil sa sobrang tagal naming magantay, umupo kami. Sa parang may hagdan doon, umupo kami ng anak ko. Kasi inaantay namin yung mama ko na makuha yung pera kasi may sinasanla kami yung kwintas. Yung kwintas na to, bigay lang to sa akin ng dati kong amo. Tapos, ang pagkakaalam, kasi mayaman yun, hindi niya rin siguro alam na white gold pala yung binigay niya sa akin. Kasi ano sila eh, may alaga akong bata dati, foreigner, at yung tatay niya, taga ibang bansa. Tapos, parang biglaan kasi nag-apply dun yung amo kong babae na sa lugar ng lalaki at malaki ang sahod dun, natanggap siya, kaya biglaan silang umuwi. Tapos yun, naglinis-linis na mga gamit. Tapos itong kwintas, binigay niya sa akin, dalawa yan, yung isa, parang accessories lang. Tapos itong kwintas na to, may cross siya, ang ganda. White gold pala, hindi namin alam, hindi ko rin alam na white gold pala siya. 6 months ko nang binigay sa anak ko yun, 6 months niya nang suot yan. Tapos itong time na to, magpapasko, walang wala talaga kaming kapira-pira. Tapos, itong kapatid kong lalaki, mga kalukuhan, naghahanap kami ng pagkakapirahan kasi wala akong trabaho, wala rin trabaho mama ko. As in, gipit talaga kami. Kinuskus, kumuha siya ng yung mga accessories ng mama ko. Pinagkukuskus niya sa chinelas. Tapos, na-timing nga naman yung sa anak ko. Kinuskus niya. Tapos, sabi niya, hindi doon nagbabago yung kulay. Sabi niya. Tapos yun, naisip namin na itry, ilapit sa mga phone shop kung may halaga ba. Tapos yun, ang dami namin napuntahan phone shop. Ang sabi, wala daw halaga. Tapos may isang phone shop kami napuntahan, nandun yung parang, hindi ko alam kung may ari yun o ano. Basta, nung nakita niya yun, inano niya agad, sinuri niya kagad. Tapos, tinanong namin kung magkano yung sanla. Ang sabi kagad sa mama ko, 5K yung sanla. Tapos binatodo na namin hanggang 5K lang. Pero ang ganda ng kwintas, cross pa nga yun eh, buo pa siya. Tapos yun, wala na kami nagawa, sinanla na lang namin kasi walang-wala nga kami, magpapasko, walang-wala talaga kami. Nasanla namin yun ng 5,000. Nakakapanghinayang pero wala kami magagawa kasi walang-wala talaga kami. Tapos naglolohan pa kami kasi sabi nga namin, wala kaming kapera-pera, nandito lang, katabi lang pala namin yung swerte namin, suot-suot lang ang anak ko. Ayan. Umupo ako kasi napapagod na ako mag-antay. Umupo din siya, tapos nagsa-selfie-selfie ako. Ayun, nag-selfie din siya sa likod ko, ngumuso pa, o diba, naka-lipstick pa siya. Pakakulit na bata. So, ayan, itong picture na to, ganito, ito yung mga panahon na sobrang gipit namin, tapos magpapasko na. Ayan. Subaybayan po natin yung susunod na picture. Itong picture naman na to, December 24. Ayan, may handa kami. Dahil dun sa sinanla namin kwintas, nagkaroon kami ng handa. December 24, 2018. Nasa Pinas pa ako noon. Yan. Picture-picture kami.
Yan, sa Christmas tree. Ang cute nga ng Christmas tree namin kasi maliit lang siya. Kasi nga, ano, walang-wala nga kami, di ba? Maliit lang siya, tapos dinisenyan lang ng, bumili yung mama ko ng marshmallow na mahaba. Kinabit-kabit lang niya yun. Parang yun lang yung pinaka-design namin. Yung marshmallow para lang maging masaya kami kahit walang-wala, kahit mahirap lang. Yung makita lang kayo na magkakasama-sama. Yun, masaya na kayo. Masaya na kami yung pamilya, buo kami. Ganun. Totally not, hindi kami buo kasi hindi namin kasama yung papa ko kasi nga broken family kami. Pero kahit papano, kasama ko lahat ng kapatid ko, yung mama ko. Ayan. Ano, may konting handa. Ano na, nairahos na namin yung ano, yung Pasko noong 2018. Ayan, picture-picture lang kami, mga kapatid ko. So, hindi naman, yun nga, kahit mahirap ka, hindi naman porket walang-wala ka, eh, yung Pasko, hihinto, hindi yun hihinto. Kahit wala kang handa ang Pasko, tuloy-tuloy pa rin yun. Nangyayari at nangyayari pa rin siya. Ganun. Kaya, sa mga nawawala ng pag-asa, meron kasing time na pag-Pasko, tas walang-wala ka, parang ang lungkot-lungkot mo, ganun. Pero hindi, pwede ka namang, ano, may mga kapitbahay naman siguro na kayo na mababait, pwede kayong pumunta sa kanila. Ganun naman eh, pag 24, yung iba namimigay ng mga pagkain, may mga biko, spaghetti, gano'n, nagbabahay-bahay, namimigay-migay, gano'n. Ito yung this last Pasko ko sa Pinas. Ayan, happy naman kami this time. Happy naman kami dahil nairaos namin ng Pasko na ang Noche Buena na magkakasama at masaya. Ayan, itong picture na to, Pasko na. Ayan, Pasko na, meron kaming cake. Naghanda ng cake, ganun. At konting salo-salo, punta sa kapitbahay. Masaya na, ayun, nairaos na namin yung Pasko namin noong 2018. Picture-picture, simba, ganun naman lagi yung mga Kristiyano eh, kapag Pasko. Masasabi kong mahirap kami, pero masaya naman kami. Kahit, kasi pag mahirap ka, kung ano lang yun nandyan sa pag masaya ka na, kahit konti lang masaya ka na, kontento ka na dun, kasi nga mahirap ka lang. Wala kang, parang kumbaga no choice kay yun lang yun nandyan, maging masaya ka na lang. Ang importante, healthy ka, wala kayong sakit, yan. At sama-sama kayong pamilya. Tapos, itong picture naman na to, natatandaan ko, ano to, para siyang ilog, ganun. Yung anak ko, pag sinabi mong tara punta tayo sa ilog, mabilis pa yan sa alas 4, mauuna pa yan sa driver ng tricycle, pupuntang ilog, ganun. Pumunta kami dyan, ano yun eh, kapag maglalakad ako ng requirements ko, sasabihin ng mama ko para hindi ako makita ng anak ko na aalis kasi humahabol siya sa akin eh, umiiyak. Tara, Cheche, punta tayo sa ano, ilog. Pag sinabi niyang ganun, ang bilis niyang tumakbo na una pa siya sa mama ko sumay pinto. Napakakulit. Tapos sinabi mo, punta tayo sa ilog, maligo tayo sa ilog. Ayun, sama naman siya. Ayan, itong time na to, itong picture na to, ano to, bago ako umalis, nagpunta pa kami dyan, sa ilog na yan. Siguro mga ano to, January, punta kami dyan. Dyan siya laging dinadala kapag nag-ano ako ng mga requirements ko, mga passport ko, papunta dito sa UAE. Yan, dyan siya dinadala. Tapos, ito naman, ito sa Mabangusto eh. Ano siya, sa dagat. Yan. Bago ko umalis, pumunta kami dyan, nag-outing kami. Yan. Excited siya dito. Excited siyang pumunta ng dagat. Binihisan ko na siya ng pangligo niya, ng swimsuit niya. Tapos, yung kasama namin na kaibigan, may anak din.
andun na sa dagat, naglalaro. Meron siyang parang malaking styro. Etong anak ko naman, tumakbo papunta doon. Tapos, pagdating niya doon sa dagat, sumakay siya sa styro, eh, ang lakas ng alon. Tumaob silang dalawa ng bata. Ayaw na yung mag-swimming, nakasimangot pa siya. Kaya ganyan yung itsura niya. Nung time na yan, umiyak siya. Ayaw niya na talaga maligo kasi malakas yung alon eh. Yung styro na dadala, tumatao. Parang nadala na siya. Ayaw niya na mag-swimming. Tapos yan, dito na. Tapos ito naman yan, dito na kami yung parang may kubo siya. Dun sa gilid ng dagat. Inupahan namin yan. May kubo siya. Ayan, selfie, selfie. Selfie naman siya. Pag sinabi ko selfie, selfie din naman siya. Ayan. Tapos, itong picture naman na to, ito yung mga picture na to, ano yung nangyari nung bago ako umalis, pumunta dito sa UAE. Malapit to sa ano, highway. Parang bakante siya. Yan. Napadaan kami dyan. And syempre, mahilig mag-selfie. Selfie kami. Selfie naman din siya. Ayan. Pag sinabi mo, smile, smile din naman din siya. Ganyan siya. Makulit, madaldal, ganyan siya. Tapos, ano pa ba? Ito, itong picture na to, doon to sa likod ng bahay namin. Sa likod kasi ng bahay ni Mama, may mga ano, puno-puno. Ayun. Siguro mga hapon yun. Di ko alam, trip ko lang mag-selfie. Sabi ko, selfie kami. Selfie naman siya. Sabi ko, giyahin mo ako. Ginagaya naman niya ako. Ayan, ganyan siya. O niya sabihin ko ginagawa niya. Pero minsan, may time na pag nagsiselfie kami, ayaw niya. Yung napapagod siya. Pag sinabi ko, tara selfie tayo, ayaw niya. Minsan nakasimangon. Minsan nga may iyak pa, umiiyak. Ayaw niya. Pag ayaw niya, hindi mo talaga siya mapipigilit. Ayaw niya talaga. Ganun siya. Tapos, itong picture na to, nagtitinda kami niya ng ano, ng burger, nagbabantay kami. Tamang selfie lang, ganun lang. Kasi may burgeran si Mama dati. Kami yung nagbabantay. Bantay sa lakay. Ubus yung paninda pero walang benta. Kasi kami lang yung kumakain. Luging-lugi lagi yung paninda ni Mama. Yan. Tapos itong picture naman na to, ano yan, kinabukasan, magka-flight na ako papunta dito sa UAE. Ayan, nakakukul pa kami, no? Tapos, at saka ugaling niya talaga, pag natutulog kami, nakayakap siya. Hindi pwede hindi siya nakayakap sa akin. O di kaya nakahawak. Minsan nakahawak sa damit. Ganun siya. Kasi, ilang beses akong umalis, na naasikaso ko yung mga requirements ko, umiiyak talaga siya. Ayaw niya akong paalisin. Tapos, na-experience ko din na kinabukasan kuha ko ng passport. Eh, lagi siyang naiyak kapag umaalis ako. Hanggang sa hinihika na siya kasi ayaw niyang tumigil, kakaiyak. Sabi ng mama ko, ano daw, maaga ako magising bukas, maaga akong umalis. Kasi nga, para hindi niya ako makita. So, yung nga ginawa ko, alas 4 pa lang, naligo, bumaba na ako. Sa taas kasi kami natutulog eh, sa bahay ni mama. Naliligo. Siguro nakakalahati pa lang ako ng ligo. May kumakatokang sa pinto. Nagulat ako. Sabi niya, mama, mama. Sabi niya, ganun. Sabi ko, oh, bakit gising ka na? Mama, naiihi ako. Sabi niya, ganun. Wala akong nagawa. Tawa ako. Tapos tinitingnan niya ako. Sabi niya, mama, bakit ka naliligo? Aalis ka. Kasi pag alam niya, maliligo ako. Iniisip niya agad, aalis ako. Ganun siya. Sabi ko, anong tingin mo sa akin pag hindi ako maliligo, hindi ako aalis? Ganun. Naliligo lang ako kapag aalis ako, ganon, ginaganyan ko siya. Ayan, syempre bilang magulang, nasasaktan din ako kasi nga, lalo nung mga time na yun eh, aalis na ako, ganon, may time na ganon. Tapos nangyari din yung time na kinabukasan, magpa-flight na ako, kinausap ako ng agent ko, nandun siya, ganito yung gagawin mo, ganito yung gagawin mo, ganito yung mangyari. Pag sa airport, gano'n, sabi ng agent ko. Eh, nandun din siya, nakikinig pala siya. Tapos sabi ng mama ko, oh, cheche, sabi niyang gano'n. Kay mami ka na lang lagi, tayo na lang lagi ang magkasama, sabi ng mama ko sa kanya. Kasi mami tawag niya sa mama ko.
Tapos, pag-uwi namin sa bahay, naghugas ako ng plato. Nagulat ako, hindi ko napansin, nandun siya sa tabi ko, nakahawak sa damit ko. Tapos, iiyak na siya. Nagulat ako pagtingin ko sa kanya. Andun siya sa gilid ko. Iiyak siya. Sabi ko, bakit? Tapos yung naisip ko nga na ano, naisip niya nga kasi na alis ako. Kaya ganun siya. Ayan, ayan. So, ayan. Thank you guys sa lahat ng mga nakinig sa aking kwento, ng mga picture na aking pinakita. Ayan. So, salamat po sa laging pag-support. Ayan. Shoutout sa Team Makulay, sa aking mga anak-anakan. And see you next vlog. Thank you!